ay, dagdag sa listahan ng mga inaanak. April 15 nga ho, aring kasala na rin aking pamangkin na siya ko na rin hong inaanak. Kaya ayan ho, tamang katay lamang ng baboy ang mga ari. Alas 6 nga ho ng hapon ang kasalan, kaya umagang umaga pa lamang ho ay ari na at abalang-abala na ho ang mga person. At dini nga ho sa kabilang tabi, abay ang tiya mo'y abalang-abala rin ho sa paggagawa ng mga DIY na bulaklak. At ang tiyo mo naman ho'y abalang-abala sa paggagawa ng ribo na siya hong gagamitin doon sa church. Sa PMCC Port Watch, maranata nga ho pala ang kasal na rin aking mga pamangkin. At huy, for the ayos nga ang bride habang nagpapadede, naku nga naman si Ining. At yun, ang bilis nga ho, nasa simbahan na ho nga kaming lahat at ari si Ate Mia Koy ay nagpapapicture na. Maganda-ganda pa nga ho ang mudiya ni Ate Mia, kaya naman ayan, for the aura nga ho ang mga bata. At ang tiya mo hindi na nga ho umaura ng bonggang-bongga at wala naman hong ibibigay sa ikinasal na ko, kawawa naman. At ari na nga ho ang kanilang entrance. Aba nga naman, ay haba hong nakatayo ang bride at saka ang groom, ay ang kanila hong best man ay uikot-kiikot. Abay, sa pagkakataon nga hong ito ay dito na masasabing legal ang kanilang pagsasama. Sa hinabahaba nga ho ng panahon at pagkakataon ay sabi nga ho ng mga matatanda ay sa simbahan din ang tuloy. At syempre ho, ang laging tanong ng nagkakasal ay kung sino baga ho ang tututol. Aba, ay ang tututol na may huwag nang tumutol at ipagkatago-tago na tatlo na ho ang anak na re. Eh, talaga naman nga tago sa buto eh, ang meaning ng kantang are. Ay destiny baga nga, abay biruin ninyong Laguna at Batangas. Ilang beses nga ho aring pinagplanuhan aring kasalang are at ilang beses din nga ho matutuloy na hindi. Pero sa awa at habag ho ng Panginoon ay eto na nga ho, finally, kasala na. At ayan nga ho, alas 6 ng hapon ang kasalan. Ay klase nga hong inip na si Teo at talaga namang ikot na ng ikot. Abay haba nga hong kinakanta ang destiny, talaga naman nga hong nakakapaiyak eh. Ay nakakapaiyak at si Manny bukas idadaalaw, si Manny. Ningil. Alahoy, bigay on. Pero nakakapaluha nga ho talaga ng kapurat at sa biyaya at habag ho ng Panginoon. Ay meron ho sadyang ipagkakaloob ang Panginoon na makakapartner. Na siya hong uunawa sa mga kalukuha at kalukwahan. At sa pagkakataon nga hong are ay di binabasbasa na ang magsing irog. Ilang taon na nga ho aring mga aring nagsasama. At finally nga ho ay napagdesisyonan na ni groom na pagsuotin na ng gown ang kanya hong bride. At ari naman ho ang mga principal sponsor. Kami nga ho ay kabilang dapat sa mga nakaupo diyan, pero ang tiya mo ho ay atrebida. At ari naman ho ang ama ng bride. Naku po, ay talaga naman hong napapaiyak na. Haba nga hong bising-bisi si presbyter na binabasbasan ang mga magulang ng mga batang ari. Ari naman ho ay naku, ay talaga naman ang liliko. Inip na nga ho siguro at banas na rin ho sa mga suot nila, kaya ayan, panay ho ang iko. Kaya nga din ho ang tiya mo ay hindi na ho makaupo doon sa upuan ng mga principal sponsor. Ay tingnan nyo man ho ninyo si Ate Mia ay gusto na ho yatang maging drama. Panay na panay nga ho ang sunod ko dahil kung saan-saan ho yan pumupunta. Tabing-tabi nga ho ari ng kalsada at ang bibilis ho ng mga bus na dumadaan. Kaya hindi ho maaari na mawawaglit sa mga mata ko. Sa wakas ay natapos na ho ang seremonya at ari na ho permahan na ho ng mga principal sponsor. Hindi na ho kami nakapag-video nung kaming mag-asawa ang pumipirma din sa marriage contract. Ay paano pa ganaman ho ang aking dalawang bebe ay talagang pabebeng pabebe. Masaya na malungkot ang nararamdaman naming pamilya mo dahil hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na plano ng Panginoon. Ngunit ang tanging masasabi ko ay magmahalan kayo at alagaan ng maayos ang mga bata. Pagkatapos nga hong magpirmahan ng mga ninong at ninang ay ari naman ang mga abay kanya-kanya ng smile. Ay bilis-bilisan nyo raw at gutom na at gabi na. Ay tunay naman nga hong pagkagaganda at pagkapopogi ng mga ari. At pagkatapos nga ho ng lahat ay syempre walang ibang pipirma kung hindi arehong si presbyter. Ay syempre wala na hong ibang iniintay kung hindi arehong first kiss na makikita ng madla. Talaga naman nga hong aring si Teo silip na silip sa kanyang nanay. Ay ano pa baga naman nga daw gagawin ang kanyang tatay, hindi pa baga naman umuwi, inip na eh. Ang pag-iisang dibdib nga ho ay isang regalo na mula yan sa Panginoon. Kaya sa hirap at ginhawa nga daw ho ay magsasama. Ay daw ang aking sinabi at paminsan-minsan ay nasimplang din naman ang aming pagsasamang mag-asawa. Pero ang lagi nating tatandaan ay isasama natin ang Panginoon sa araw-araw nating pamumuhay. At nang sa ganon ay maproteksyonan tayo sa lahat ng mga pagsubok na darating sa ating pamumuhay. O ay siya, tayo na, uwi na. At talaga naman nga hong si Teo ay hindi lubay-lubayan ang kanyang nanay. Nako, ay hindi pa pala tapos magpipicturan pang
nga pala ng mga principal sponsor at ng mga secondary sponsor at ng buong pamilyang kasama din eh. Kaya ayan, picture na. Ay antiya mo ay hindi na naman kasama din sa picturang are. Ay syempre ho, dahil ako nga ho ang videographer. Hindi na ho kumuha ng professional videographer at photographer ang mga batang are. Kitang kita naman ho ninyo, para din naman nga hong professional videographer at photographer ang kuha. Pagkatapos nga hong mapicturan yung mga binata at dalagang abay, ay era naman hong mga batang napaka-cute. Pagkatapos nga hong ng mga abay, syempre yung mga magulang naman ng bride. At sumunod naman yung mga magulang ng groom. Pagkatapos nga hong ng picturan, ay ari na ho, pauwi na. Kaya ari ho, ang lahat ng abay ay mga nakapila na din at inaabangan na ho ang paglakad ng bride at groom. O ay siya, dahil kayo ay nagkalat diyan, ay bukas kayo babalik at kayo magwawalis ha. Namnamin nyo muna ngayon ang saya at bukas ay humanda kayo sa linisin. Maiba ho ako, in behalf ho na rin mag-asawa ay nagpapasalamat ho ako sa pagtulong ninyo. Mula umpisa hanggang matapos ho ang okasyon na ito, hindi man ho namin kayo maisa-isa. Lalong-lalo na ho doon sa mga napuyat at napagod, sa mga tiyuhin at tiyahin na siya hong punong abala. Maraming hong salamat sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Dini na nga rin ho ginanap sa simbahan ang pagkahagis ng bouquet. At kung sino nga daw ho ang makakasambot nito, ay pinaniniwalaan na siya raw nga ho ang susunod na ikakasal. Narinig na nga ho kami sa reception, kaya syempre kainan na ho tayo. Thank you Lord sa blessing. Uwian na, bye bye.